Hey, magandang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin. So tayo po ay we are about to celebrate the coming Christmas. Ilang days na lamang po at celebrate na po natin yung araw ng Kapaskuhan. Even though hindi tayo malaya, but still sa ating mga puso ay patuloy pa rin po nating ginugunita yung araw ng kapanganakan po ng ating Panginoong Hesukristo. So ano po ba ang layunin ng Pasko? Tayo pong lahat ay tumayo para po natin basahin ang salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. So basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ang sabi po, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich." So tayo po muna ay sama-samang manalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, muli po kaming lumalapit at dumudulog sa trono ng inyong biyaya upang ikaw po, Panginoon, ay sama-sama po naming parangalan, sama-sama po naming papurihan ang inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Tunay nga po na sa kasaysayan ng historia ng sanglibutan, Panginoon, na meron pong isinilang at yung isinilang na yon ay ang bugtong na anak ng Diyos. Siya po'y naparito, siya po'y nanirahang kasama po namin, Panginoon. Siya po ay nangaral patungkol sa paghahari ng Diyos at ipinakilala niya ang Diyos sa mga tao. At ang pinakamahalagang bagay, Lord, na kanyang ginawa, yun ay walang iba kundi yung kanyang ginawang pagliligtas sa amin. Kaya kami po, Panginoon, ay nagagalak at nagpapasalamat na nagpupuri, Panginoong Diyos, na hindi po namin malilimutan yung kagandahang loob ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang kami na mga pakasalanan ay magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng masaganang buhay at buhay na walang hanggan. Kaya sa oras na ito, O Father, patuloy naming kinukumit po sa iyo ang aming pag-aaral sa oras na ito, sa pagkakataong ito. Patuloy mo po kaming pangunahan ng inyong banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. And amen. So ang sabi po ng Galatians chapter 4, no? Kung meron po kayong mga Biblia, Galatians chapter 4 verse 4 to 5, "But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship." So napakagandang talata para po sa at masasabi po natin na mga anak po, na yung pagiging anak po natin ay napahiwalay sa Diyos. Subalit, sa pamamagitan po ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, tayo ho ay nakatanggap ng adoption. No? Yung adoption to sonship. Tayo ho ay inampun ng Diyos, no? Upang tayo po ay maging mga tunay na anak ng Diyos. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 17, ang sabi po dito, "Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners." Kanina binasa ho natin na when God set time had fully come, tinutukoy po ito, yung tinutukoy po rito yung pagparito, yung pagpunta ng anak ng Diyos na itinakda ng Diyos sa araw na yon. At sa 1 Timothy chapter 1 verse 15 to 17, sinasabi dito na si Jesus ay nagpunta dito sa mundo para iligtas, no, yung mga makasalanan. Tayo po yon. So kaya ang sabi po ng Isaiah 7 verse 14, "Therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel." So alam natin ang ibig sabihin po ng Emmanuel. Ang ibig sabihin po nito ay ang Diyos ay kasama natin. So may tanong po ako sa inyo sa umagang ito, bakit ba siya naparito? Ano ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay naparito? Alam po natin lahat, siya ay naparito para iligtas po tayong lahat. Pero ang tanong, tumitigil lang ba doon? Tumitigil lang ba doon sa gagawin niyang pagliligtas sa atin? Natatapos
lang ho ba doon sa pagliligtas? So pag-aralan po natin, no, sa ating talata, sa pagkakataong ito, ang ibig sabihin po nung passage na binasa po natin kanina, na ano bang ibig sabihin, no? Ano ba talaga ang reason o dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus? Meron pa po bang malalim na ibig sabihin ito para sa atin? Ulitin po natin muli yung 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Sabi dito, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty you might become rich." So napakagandang talata, no? Merong tatlong bagay po tayo na makikita dito po sa verse na ito. Una, sinasabi po ng verse na ito na siya ay napakayaman. He was rich. No, sabi dito, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich." No? Kahapon po ay nagbabrowse po ako sa internet at nalaman ko na meron po palang mga Pilipino na kasama doon po sa 500 richest people in the world. May mga Pilipino. Ibig sabihin, ang Pilipinas po ay hindi nagpapahuli. At of course, alam po natin kung sino po yung tatlo na mga nangunguna na mga pinakamayayaman na mga tao sa buong mundo noong 2015. Alam natin, Microsoft, diba? Alam natin, Telecom. At alam din po natin na yung Berkshire Hathaway. So, kilala po natin yung mga personalidad. Bill Gates, diba? Alam natin sila Warren Buffett. So, ito po yung mga top 3 na mga mayayaman noong 2015. Pero, napalitan na po sila ngayon. Hindi na po si Bill Gates ang pinakamayaman ngayong 2020. Ang pinakamayaman na po ngayon, kasi si Bill Gates pumapangalawa na lang. So, ang pinakamayaman na po ngayon ay ang Amazon. Diba? Kung meron tayong Shopee, meron tayong Lazada, katiting lang po yan pag pinag-usapan natin yung Amazon. International, buong mundo ang sakop ng Amazon. At siya na ho ang pinakamayaman ngayon, si Jeff Bezos. Siya ho ang founder at CEO ng Amazon. So ang laki po ng kanyang network, umaabot ng $113 billion. So biro mo kung gaano kayaman yan. At pangalawa na lang si Bill Gates, pumapangatlo po yung Louis Vuitton, at pang-apat na lang ho si Warren Buffett ng Berkshire Hathaway. Pero alam natin na meron pong mga categories o uri ng pagkamayaman, no? Ano sabi ni ni Bessel? Yayamanin, di ba? So may mga categories o uri ng pagkamayaman. Una, mayaman. Pangalawa, mas mayaman. Pangatlo, napakayaman. Pang-apat, pinakamayaman. Panglima, super yaman. Nakuha niyo po ba? So yun po yung categories, yun po yung uri ng mga taong mayayaman sa mundong ito. Na pag sinabi po nating mayaman, sila yung mga taong nakakasakay doon po sa mga first class na eroplano. So, naalala ko noong nagpunta kami ng Korea, na twice po ako nakapunta ng Korea, yung unang pagsakay namin ng Korea, mayroon pong nag-sponsor sa akin. So hindi po ako mayaman. Yung mayaman yung nag-sponsor sa akin. Kasi yung sinakyan po namin ay yung Korean Airline na 38,000 back and forth. So mayaman yung nag-sponsor sa akin. Pangalawang alis po namin, ang sinakyan na po namin ay Cebu Pacific, 15,000 lang. So medyo mayaman-yaman ng konti. Yung mas mayaman yung una, di ba? So yung pangalawa medyo mayaman lang. So kaya pag sinabi po nating mayaman, may kakayahang sumakay ng eroplano na first class, di ba? Yung sa business class yung kanyang sinasakyan. Pero pag sinabi naman po nating mas mayaman, sila ho yung may kakayahang maka-arkila ng jet, di ba? Mga private jet. Sino yan? Mga tao na yan, mga politicians sa Pilipinas, aarkila ka ng magcha-charter ka ng isang plane para pumunta sa isang probinsya para doon mangampanya. So mas medyo mayaman niya, no? Mas mayaman po yan kaysa doon sa mayaman. Pag sinabi naman po nating napakayaman, na hindi lamang po may kakayahang sumakay ng first class na eroplano at hindi lamang may kakayahang makapag-charter o makapag-arkila ng isang jet, kundi pag sinabi nating napakayaman, may ari na po ng isang eroplano yan. Diba? Naalala ko yung si Miles Monroe, nag-crash yung kanyang jet. So yung nag-crash po, yun po yung kanyang sariling jet. Pero mo, napakayaman nito, no? Kaya nga lang, kinuha na siya ni Lord kasi yung jet niya ay nag-crash. At meron pa po ditong mayaman, di ba? Sino pa yung mga napakayaman dito sa bansa natin? Di ba? Isang tele-evangelist,
na may sariling jet na noon ay pinahiram pa sa ating presidente, di ba, no, sa kanyang pangangampanya. So napakayaman nila. So pag sinabi naman po nating pinakamayaman, hindi lamang po eroplano ang pag-aari nila, kundi airline. Di ba? Pag sinabi nating pinakamayaman, airline na po yung pag-aari nila. Di ba? Sila Gokongwei. Ano ba ang pag-aari ni Gokongwei? Maliban po sa mga barko, meron po siyang pag-aaring mga eroplano o airline po ang kanyang pag-aari. Ano ang pag-aari niya? Yung Cebu Pacific. Di ba? Sila Lucio Tan, may-ari ng Philippine Airlines. Yan po. Kasama ho yan sila sa mga pinakamayayaman po sa buong mundo. Di ba? Nakarank po sila doon po sa 500 billionaires ng mundo po. Kasama na dyan sila Manny Pangilinan. So, yan po yung mga pinakamayayaman na mga tao. So, mayaman, mas mayaman, napakayaman, pinakamayaman. May mga eroplano sila na lumilipad sa himpapawid. Pero yung super, super yaman, siya po yung may-ari ng kalawakang nililiparan ng mga eroplano. In other words, nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng kalawakan at nagkaroon ng kalawakan. At ang sinabi po ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay. Ang tinutukoy ko po sa inyo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang super super yaman na ang ating Panginoon na bago pa siya naparito dito sa lupa ay talagang siya na po ang pinakamayaman sa lahat ng mga tao sa buong mundong ito. Kaya nung sinabi po ng Bible na He was rich. Ang tinutukoy po dito ng salita po dito ng ating Panginoon na kung ano yung meron ang ating Panginoong Hesus bago niya lisanin ang langit at siya'y nagpunta dito sa lupa. Ang sabi ng Hebrew chapter 1 verse 3, palibhasay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kaya pala hindi nagbabanggaan ang mga planeta sa pag-ikot niya sa kanyang axis. Bakit hindi nahuhulog ang buwan at ang araw? Dahil meron po palang umaalalay. Ang sabi dito, siya ang umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang kapangyarihan. O kaya pati yung pagbagsak ng mga niebe mula sa langit ay inaalalayan po ng salita ng Diyos. So ganyan po ka makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus na siya ay lumuluklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ang sabi po ng John 17 verse 5, sabi niya po sa Ama, nung siya po ay nandoon po siya ay nananalangin sa Ama, no? Ang sabi niya po sa Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Kaya kung pupuntahan po natin yung senaryo doon sa Sabsaban na nakung saan si Jose, si Maria ay nandoon at nandun din po yung mga hayop dahil po yun ay pasabsaban. Ang Panginoong Hesus ay hindi po pinansin ang mga makapangyarihan at mga powerful na mga tao nung panahon na yun. Hindi nila nalalaman at hindi ni po alintana na nakung saan ang tagapagligtas, ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang may-ari ng lahat ng bagay ay nandoon po sa sabsaban na kahiga, nababalot ng lampin yung tagapagligtas, yung dakilang Panginoon, yung Diyos na sinasamba sa langit sa pamamagitan ng kanyang mga anghel. Nang sabi niya, noong si Pedro ay bumunot ng kanyang itak para tagain yung sundalo na gustong umaresto sa kanya, ang sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na kaya kong utusan ang laksa-laksang mga anghel para puksain tong mga tao na to? Pero hindi yun ang panahon, sabi ng Panginoon. Hayaan mong maganap sapagkat kalooban ng Ama na siya'y maipako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya po ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nang sabi po ng salita ng Panginoon na sa araw na ito sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon ay isinilang. Kaya pag samasamahin man po natin ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kapangyarihan, karangalan meron po ang mga tao ay hindi po maipapantay sa kayamanan at kaluwalhati ang meron ng Panginoong Hesus sa kanyang tahanan doon sa langit. Kaya hindi niya iniwan ang langit para maghanap po ng kayamanan, no? Para mag-treasure hunting dito sa lupa.
lupa. Hindi niya iniwan yung langit para hanapin niya yung kanyang kaluwalhatian dito sa lupa. Siya'y naparito hindi para sa pera, hindi para sa kapangyarihan, dahil meron na po siya niyan bago pa po siya pumunta rito. Ibig sabihin lamang po, ang Panginoong Hesus ay naparito sapagkat siya ang salita ng Diyos. Ibig sabihin po ng salita, ang Diyos ay merong mensahe sa atin. Ang salita ang ginagamit po natin in order to communicate with other people. Kaya ang sabi po ng Bible, ang salita ay naparito. Siya ang salita ng Diyos, sinugo ng Diyos ang kanyang salita. Ibig sabihin, ang Diyos ay merong mensahe sa atin na sinasabi po ng salita ng Panginoon na siya'y puspos ng kahabagan, puspos ng kapangyarihan. Siya'y naparito ay puspos po siya ng katwiran. Ganyan po ang ating Panginoong Hesus. Gustong ipalam sa lahat ng tao na yung isinilang na tagapagligtas, siya yung mensahe ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Pangalawang bagay po na makikita po natin dito, sabi dito, He was rich but He became poor. Yet for your sakes, He became poor. No? Pero ang sabi po sa atin dito ng ating talata, kung pag-aaralan po natin, ang sabi po, He was rich and yet He became poor. Hindi po sinabi na He was made poor. No? Ganito po kasi yung nangyari sa atin na tayo ho ay ginawang mahirap dahil po sa mga nangyaring circumstances unang-una pa doon po sa ating mga magulang na sila Eva at Adan. Pero ang Panginoong Hesus ay hindi. Siya ay naging mahirap hindi dahil siya ay ginawang mahirap, kundi siya ay naging mahirap dahil pinili niyang maging mahirap. Ibig sabihin, voluntaryo niyang iginip up ang lahat ng kanyang kayamanan at karangalan at kapangyarihan doon sa langit para maging katulad natin na mahirap at isang alipin dito sa lupa. Na siya, bagamat siya ay nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Siya ay Diyos, siya ay nasaan yung Diyos, hindi niya inangkin yung kanyang dating kalalagayan bilang kapantay ng Diyos, bagkos ang sabi po dito ay hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagka-Diyos, at siya po ay nagganyong alipin. Siya ho'y naging mahirap katulad natin, nagbata ng maraming hirap, nakaranas po siya ng pagkagutom. Di po ba tayo nakakaranas ng pagkagutom? Alala ko noong mga panahon ng kahirapan, panahon ng kahirapan po sa Pilipinas, panahon ni Marcos, na ang mga Pilipino po ay nakaranas po ng gutom. Biro mo ang kinakain po namin noon, mais, no? Bumagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas at ang kinakain na lang ng mga Pilipino, mais. Nakatikim na ho ba kayo ng bigas na may halong mais? Yun po yung pagkain namin noon. Dumating po sa punto na naging mahirap. Kala natin yung panahon ng hirap, yung panahon ng pandemic, hindi. Yumaman pa nga yung iba, di ba? May mga nakabili pa nga ng cellphone. Di po ba? Yung iba nga ay sabi, mas mabuti pa nung panahon ng pandemic. Nakatanggap ako ng ganitong halagang pera. Sapat sa pagkain. Biro mo yung mga ayuda dating nang dating, no? Di ba? Yan ba yung mahirap? Di ba mga yayamanin yan? Pero sinabi po sa atin dito ng salita ng ating Panginoon na ang Panginoong Hesus, nakaranas po siya ng kahirapan. Siya'y nagutom. Siya'y nauhaw. Katulad nating mga tao, nakaranas ng gutom, nakaranas ng pagkauhaw. Bakit? Kasi nung mga panahon na yan, nung sa pasimula pa, sinumpa ng Diyos ang tao. Ng mga tao, dahil sa pagsumpa na yan ng Diyos, tayo po ay nakaranas po ng kahirapan. At yung sumpa na yan, tumalab po sa ating lahat yan. Lahat po tayo ay dumanas ng sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, di ba? Sumpa ng kasalanan na dinanas po ng sangkatauhan dahil po sa pag-disobey ng ating mga unang mga magulang na sila Eva at Adan, na nakung saan sinuway nila yung utos ng Panginoon. Kaya po sinumpa ng Diyos ang tao, sinumpa ng Diyos ang lupa, sinumpa ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil po yan sa pagkakasalang nagawa ng ating mga magulang. Kaya nadamay po tayo sa sumpa. Ang sumpa na yan ang nagdulot po sa atin ng kahirapan. Kaya po tayong lahat ngayon ay tunay na mahihirap sa paningin ng Diyos. At dinanas din po yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung kanyang pagkakatawang tao, yung pagbaba niya mula sa langit, ay hindi po matutularan ng sino paman. Siya'y pumunta dito sa lupa upang sa pamamagitan ng ganong kalagayan, tayo ay kanyang mailigtas. Biro mo, siya'y Diyos na napakayaman, nagpakababa katulad ng isang alipin. Ginawa niya yon
kasi yun lang ang paraan para tayo ay mailigtas. Pumunta siya dito sa lupa, ang kanyang layunin, to seek and to save that which was lost. Kaya pinili niya na maging katulad natin dahil po sa kanyang dakilang pagmamahal. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po yung pag-ibig na ipinabandaman ng Diyos sa atin. Kung hindi po tayo mahal ng Diyos, pababayaan na lang niya tayo. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, hindi niya tinignan yung kanyang karangalan sa langit. Bilo mo sa langit, sinasamba siya ng mga anghel. Gaano po karangya ang kalangitan? Gaano ka grandiose, ka amazing doon po sa langit? Bilo mo yung nilalakaran po doon, ginto. Yung mga templo doon, made of precious stones. Diba? Ngayon nga eh, yung diamond, pinagkakaguluhan yan dito sa mundo eh. Pag meron kang diamond, ano na yan? Mitsana ng buhay mo yan. Baka hold the pink ka na. So kaya, pag meron kang diamond, kailangan marami kang bodyguard. Diba? Why? Kasi napaka-precious, napaka-mahal. Pero sa langit, simple lang yan. Gano'ng karangya ang kalagayan ng ating Panginoon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya po inangkin ang lahat ng ito dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Inabot niya tayo, nagpunta siya rito sa lupa para lamang po sa dahilan, kadahilanan upang tayo po ay kanyang mailigtas doon sa tiyak na kapahamakan doon po sa impyerno. Kaya siya ay mayaman, subalit siya po ay nagpakahirap upang tayo na mga mahirap ay maging mayaman. Yun po ang third point po natin. Nang sabi, so that you through his poverty might become rich. Na sa inyo, dahil sa kanyang pagiging mahirap upang tayo na mga mahirap ay maging mga mayayaman. So yun po yung napakagandang katotohanan dito. So kaya ano po ang kanyang layunin? Hindi lamang po basta tayo maligtas. Anong layunin niya? Para tayo ay maging rich. Para tayo ay yumaman, sabi ng salita ng Panginoon. So ang layunin po ng Christmas, ang kanyang pagparito, para tayo na mga mahirap ay maging mayaman. Paano po nangyari na tayo ay naging mayaman? Nung tayo po ay nakipag-isa sa kanya, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Kaya by virtue ng ating pakikipag-isa sa kanya, ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos bilang anak dahil kay Jesucristo ay naging available sa atin. Kaya isipin po natin lahat ng kanyang kayamanan. Anong sabi po ng Galatians chapter 3 verse 29? And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to his promise. Romans chapter 8 verse 16 to 17, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that way we may also be glorified together. Dahil kay Kristo, tayo ay naging mga tagapagmana. Diyo ba? Naalala ko tuloy si Judy Ann Santos eh, kasi yung kanyang, may mga vlog sila dun sa kanyang family, na meron pala siyang isang ampon. Pero yung ampon na yon, hindi na po ampon, kundi adopted na po. So therefore, dahil adopted na, yung kanyang apelyido ay Agoncillo na rin. Tagapagmana na rin po siya ng Agoncillo family. Sabi dito, dahil kay Kristo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Because of our association, that's the power of association eh. When you are associated with someone na napakayaman, biro maging kusunero ka lang ni Bill Gates. Kusunero ka lang ha. Ano pong ibig sabihin nun? Pag kusunero ka lang. Hindi ka pa napakalapit ha. Nandun ka pa lang sa kusina. Pero you are associated kay Bill Gates, di ba? So, how much more yung magiging benefits niyan sa'yo bilang kanyang cook, di ba? Di ba? Yung kay Manny Pacquiao nga, trainer lang niya eh. Niligaluhan ng bahay. Di ba? Kilala niyo si Kong, yung kanyang kusunero, nirigaluhan ng kotse. Di ba? Bakit napakayayaman ng mga tao niya? That's the power of association. Kaya nang sabi ng Bible, when you are associated with Christ, sa Tagalog po, nung siya po ay nakipag-isa sa kanya, di ba? Meron pong kahulugan, kapag sinabing tayo'y nakipag-isa, parang may kahulugan na tayo ay ikakasal sa kanya, o tayo ay nakipagkasundo sa kanya, o tayo ay naging kasintahan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sabi ng salita ng Diyos, kung tayo po ay associated with Christ, at tayo po ay nakatakda bilang kanyang maging bride, so therefore, lahat ng kanyang mga pag-aari ay pag-aari na rin natin. Kaya ang sabi ng Bible, kung if you are a child of God or a children of God, then heirs. No? Tayo ay tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ. Kaya, anong sabi ng salita ng Panginoon? Dahil sa kanyang kahirapan,
nahihirapan, tayo ay naging mayaman. Kaya isipin po natin yung wonderful riches na meron po tayo sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. No? Hindi na po tayo kailangang mag-worry kung ano ang ating kakainin, iinumin at daramitin. Dahil ipinangako po yan sa atin ng Panginoon that I will provide, sabi ng Panginoon, sa lahat ng ating mga pangangailangan according to His glorious riches in Christ Jesus. Kaya, meron pa bang pagwo-worry? Sabi ng Panginoon, ang mga ibon ay hindi nag-aalala patungkol sa kanilang kakainin. Dahil mismo ang amang nasa langit ang nagpapakain sa kanila. Kaya kung tayo ay mga anak ng Diyos, nakatitiyak po tayo na tayo ho ay hindi magugutom. Pakakainin po tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, kung ang parang ay nadaramitan ng mga bulaklak at mga damo, nakatitiyak tayo na hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na tayo hubot-hubad, kundi tayo ay kanyang daramitan. At ang pinakamagandang damit na isinuot niya sa atin ay hindi yung damit na pisikal, kundi yung damit ng kaligtasan. Na yung mga mananampalataya na nandoon sa langit, doon sa pangitain ni John, doon po sa Book of Revelation, nakita niya yung napakaraming mga tao na silang lahat ay nakadamit ng puti. Yung damit na puti na yan ay ang damit ng kaligtasan. Kaya kapag hindi ka nakadamit ng puti, kahit na gaano kaganda ang damit mo, mamahaling damit, hindi ka po mayaman. Pangkaraniwan lang yon. Kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung damit na kung saan mismo ang Diyos ang nagsuot po sa atin. Tinanggal niya yung damit ni Adan at saka ni Eva, damit na sila mismo ang nagtahi. No? Yung mga dahon ng igos, tinahi nila, pagkatapos sinalis ng Diyos yon. Bakit? Kasi mas maganda at mas yung Diyos ang gumawa ng damit galing doon sa hayop na kanyang pinatay. Ibig sabihin, pinatay muna yung hayop, kinakailangan munang mag-shed ng blood, pagkatapos kinuha yung skin ng hayop, at yun po yung ginawang damit. Nagsisimbolize doon po sa damit ng kaligtasan na meron po tayo. At ang Panginoong Hesus po ay nagsalita tungkol sa huwad na kayamanan o yung false riches sa mundong ito. Narinig natin kanina na ang pinakamayamang tao sa buong mundo ay si Jeff Bezos, na siya ho ang may-ari ng Amazon conglomerate, no? Siya ang pinakamayaman, si Jeff Bezos, at ganun din si Bill Gates. Marami pong mga tao na ang tingin nila na yun yung tunay na kayamanan, no? Kaya nagdi-desire din sila na maging katulad nitong mga taong ito. Kakayanin pa kaya natin sa edad natin ngayon? At tingin nila, yun yung tunay na kayamanan. Kayo po, sa umagang ito, ganun din po ba ang tingin ninyo na yun yung tunay na kayamanan? Ang sabi nga po, ano ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at pagkatapos naman ito ay mapapahamak ang kanyang kaluluwa? Pagkatapos magsalita ng ating Panginoong Hesus patungkol sa true riches, kasi sabi ng Panginoon, hindi yan ang tunay na kayamanan. Kahit na makamtan mo ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Kaya yung kayamanan na meron ang sanlibutang ito, sabi po ng Diablo doon sa ating Panginoong Hesus, tingnan mo yung kayamanan ng sanlibutan, kayang-kaya kong ibigay sa iyo. Kung luluhod ka sa akin at sasambahin mo ako. Pero sabi ng ating Panginoon, ang Panginoong Diyos mo lamang, siya ang iyong sasambahin. Kasi hindi yan yung tunay na kayamanan. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Huwag daw tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok tayo ng kayamanan doon sa langit na walang kayang sumira, no? Hindi kayang sirain ng anuman. Kaya sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo sa pinakamaliit na ito na aking mga anak, ay ginawa mo sa akin. Kasi ang pag-impok po sa langit ay hindi po literal na pera na pinadadala natin doon. Diba? Kasi alam natin, nung nasa kabilang relihiyon pa tayo, diba? Ang ginagawa po ng mga tao, pupunta sila ng simbahan, magbibigay doon sa mga pare para maipanalangin yung kaluluwa ng taong ito para makapunta ng langit. Ang tawag po doon, indulhensya. Ginagamitan ng pera. Sa tingin ninyo, yun po yung paraan ng Panginoon para yung isang tao makapunta ng langit? Hindi po. Baliwala sa Panginoon yung mga kayamanan na yan ng sanlibutan na ito. Di ba? Ano ang tunay na kayamanan? Ano yung two riches? Kapag ang isang tao ay nakasumpong ng kaligtasan. Kapag naranasan mo ang pagliligtas ng Panginoon, yan ang tunay na kayamanan na meron ka. Kaya nga, hindi ko maipagpapalit kahit na isang segundo yung posisyon ko ngayon doon sa posisyon nila Bill Gates na mga mayayamang tao. Kasi lahat ng yan mawawala. Lahat ng yan ay mawawasak at masisira sa mundong ito. Pero yung kaligtasang natanggap ko dahil sa aking pagsampalataya sa Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, kailanman ay hindi ko
kayang maipagpalit kahit na magkaroon pa po ng tatakan. Di ba? Nababalita na ngayon na yung mga 666, yung mga itatatak. Pag dumating na yan, ikaw, kaya mo bang ipagpalit ang iyong pananampalataya? Sabi, ini-equate nila yan sa vaccine sa panahon natin ngayon. Na kapag ikaw ay nilagyan na ng vaccine, kaalingsabay na raw doon yung tatak. Pero hindi pa natin alam, hindi pa tayo nakakasiguro kung yun nga. Pero may sinasabi sa Bible na darating yung panahon na kung saan lahat ng tao ay tatatakan bilang tanda na ipinepledge mo ang iyong allegiance doon po sa 666 o walang iba kundi kay Satan. Maraming mga tao ipinagbibili yung kanilang sarili dahil sa salapi, dahil sa pera. No? Mga kapatid, binibigyan ko po kayo ng babala. Huwag nating ipagpapalit ang Panginoon sa pera. Naalala po ba natin si Judas kung saan ipinagbili niya yung pinakamahal na commodity sa mundong ito, which is si Jesus Christ. Pinagbili lang niya ng 30 pirasong pilak. Pinagpalit niya yung pinakamahal, yung pinakamayamang tao sa mundo, ang Panginoong Hesus sa pera. Kaya sabi ni Apostle Paul, maraming naglilingkol dahil sa pera, dahil lang sa kalam ng kanilang tiyan. Pinagpalit ni Esau ang kanyang pagiging panganay dahil sa pera, dahil sa kanyang tiyan. Hindi siya nakatiis, pinagpalit niya, no? Ganun din po, pinagpapalit natin yung mga spiritual na bagay sa mga bagay po na material. Sa halip na yung mga mananampalataya nandoon sa church para maglingkod, ito yung araw na kung saan sasamba sa Panginoon pero nandun po nagtatrabaho. Araw kung saan nagpe-fellowship ang mga mananampalataya, nasaan? Nandun, nagbe-business. Bakit? Kasi mas mahalaga sa kanila yung pera kesa sa kanilang Panginoon. Kayang-kaya nilang ipagpalit ang Panginoon dahil po sa kalam ng kanilang sikmura. Ano sabi ng salita ng Diyos? We cannot live by bread alone. Hindi lang sa tinapay tayo nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Huwag nating i-compromise. Huwag nating ipagpalit ang Panginoon sa pera. Ang Pasko ho ay nagiging commercialism. Na kapag wala kang pera, hindi masaya ang Pasko. Balik po tayo sa salita ng Panginoon. Pinag-aaralan nga po natin dito na ang Panginoong Hesus, bagamat siya ay mahirap, pero dahil sa kanyang kahirapan, tayo po ay naging mayaman. Napakalinaw po yan sa Bible. Kaya, kung ikaw ay isa ng mananampalataya, hindi ka na mahirap, mayaman ka na. Dineclare ng Bible, di ba? Kung mayaman na po tayo, bakit pa po natin ipagpapalit? Alam nyo, yung bagay dito sa mundo, hindi maikukumpara yan doon sa buhay natin, doon po sa walang hanggang buhay. Ang tunay na kayamanan, hindi dito sa mundong ito. Ang tunay na kayamanan ay na kung saan, ito yung panahon na kung saan, panahon ng paghahari ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay na kayamanan ay nandun po sa buhay na walang hanggan. Hindi po dito sa mundong ito. Kaya nga, binagbili nung isang merchant yung kanyang, lahat ng kanyang ari-arian. Para saan? Para makamtan niya yung true riches. Yung tunay na kayamanan. Dahil ang tunay na kayamanan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, di po ba? Kung siya ay nasa ating mga buhay, nasa atin na po ang kayamanan. Tayo na po ang pinakamayamang tao sa mundong ito. Kaya ang tanong ko po sa inyo sa umagang ito, si Hesus ba ay nasa atin ang mga buhay? Nagahari na po ba siya sa atin bilang ating mga Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay? Kaya ulitin ko po yung ating verse sa umagang ito. Ang sabi po sa ating verse sa umagang ito, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa oras na ito ng ating pag-aaral ng kanyang salita. Let us pray. Yes, Lord God, Heavenly Father, muli po namin pinasasalamatan, muli po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Lord, bagamat nagkakaroon po kami ng self-pity, dahil sa Paskong ito, Panginoon, kami yung walang bonus, kami yung walang pera, kami yung mga mahihirap. Pero ito po yung napakalaking encouragement po sa amin, na kayo man bilang Diyos ay naging mahirap katulad namin, Panginoon. Pero ang napakagandang katotohanan sa oras na ito, na dahil sa iyong kahirapan, kami ginawa mong mayaman, Panginoon. Kaya dahil sa amin pong pakikipag-isa, sa aming Panginoong Hesukristo, na siyang tunay na kayamanan, na siyang tunay na riches sa mundong ito, na siyang tunay na wealth ng mundong ito, at sa mga darating na mga panahon, sapagkat siya ang tunay na Diyos, siya ang tunay na makapangyariang Diyos. Kapag siya ay nasa amin, Panginoon, hindi na po kami malulungkot, Lord, sa
sapagkat nasa amin na po ang kayamanan ng lahat, Panginoon. Si Jesus, siya po ang pearl of the great price na kung saan ipinagbili ng mayaman ang lahat ng kanyang mga ari-arian para lamang mabili yung pearl of the great price. Lord, kapag kami po'y nag-i-invest sa iyong gawain, pinapakita namin na mas mahalaga ka, Panginoon. Mas mahalaga ang iyong gawain. Kami nag-i-invest sa iyong gawain, Panginoon. Kaya sa oras na ito, O Father God, maraming salamat po sa iyong ibinigay sa amin. Kaya po, Panginoon, ito po ang tunay na reason kung bakit na napunta kayo na kami na mga mahirap ay maging mayaman, Panginoon. Salamat po at tunay po na binabalik po namin ang lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.